Ma'am Paula Prescador. Ma'am Paula, good morning. Hi, Ma'am Pau. Hello, good morning po. Ayan, no. Kasimbango ng bulaklak. Ng kanyang flower shop. Ma'am Pau, kumusta na kayo, ma'am? Opo. Hello po. Good afternoon. Ay, good morning po para sa lahat. Opo. Nanonood po. Ma'am, kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? Ang daming bulaklak sa kanyang background. Oo nga. Yan po. Soon, si Wedge po ay magkakaroon ng maraming bulaklak sa kanyang kapaligiran. Hala ba? Opo. Currently, nasa ano po ako? Sa working station. Ay, nasa work pala siya. Kaya pala. Okay, opo, alam mo po, Wedge, alam mo ba si Pau? Oo, pag mabasa mo yan, isa rin siya ng ano eh. Siya ay may owner nga siya ng flower shop. Oo, at kabilang sa kanilang services nga yung mga floral arrangement. Ano? At syempre, isa siya sa mga awardee, kaya natin siya in-invite. Isa siya sa mga awardee ng Philippine Finest Business Award. At bukod doon, meron pa uli siyang tatanggaping award. Tama ba ako, Miss Pau? Wow! Ang dami palang awards ni Ma'am Paula. Salamat po. Matatanggap po akong award December 8. Sa Southeast Asian yeah. Premier Business po. So, don't be shy, Miss Pau. Don't be shy, Miss Pau. Kami lang tong kaharap mo. Okay. Wow. Si Miss Pau, syempre, di ba, Wedge, pagka ikaw ay nagbubulaklak, mahilig sa bulaklak, I presume, mahilig sa bulaklak si Miss Pau. Oo, diba, Pau? Ma'am Pau, ikaw ba? Mayroon kang green thumb? Kasi sabi niya, pagka magaling sa mga halaman, nabubuhay. Bulaklak, daba green thumb eh. Nabubuhay. Diba? Nabubuhay ang bulaklak. Ito po, medyo weird po siya. Yung sa flowers ko, at saka sa pag-arrange, magaling po ako. Pero yung sa halaman itself, yung mga plants, yung magtanim, hindi. Hindi ako green thumb. Hindi po ako green thumb. Kasi, ano po eh, parang different, ano siya, it's really different in preparing the plants, correct, to arranging the flowers. Correct. So, sa plants kasi medyo mas maingat yung preparation, medyo matagal. Sa flowers naman kasi kami, at parang yun na yung end product na. So, kumbaga, ang sa amin is how to preserve the flowers and yung pag na-receive ng mga clients yung flowers, hindi yung pag natanggap nila patay agad. Minimake sure namin na opo, minimake sure po namin na may proper care and may mga gamot yung mga flowers namin para pag natanggap ng mga mahal yung sa buhay, hindi naman sila yung parang namamatay na at their end. Dapat po magko-continue po at least 1 week yung flowers nila. Oh. Tama. Yung bang dinideliver pa lang ay patay na yung bulaklak pagdating doon sa nag-order. Nakakakilig kaya, di ba? Pag tumatanggap ng bulaklak, Alam mo yan, lagi yung sinasabi ko kay Mr. ko noon eh. Nung siya ay nabubuhay pa, sabi niya, alam mo, wag mo na akong regaluhan ng kung ano-ano. Simpleng bonggabilya at simpleng sampagita at rose. Okay na yun. Masaya na ang lola, diba, Wedge? Ma'am Paula, kayo po, how young ka nagkaroon ng interest sa pagiging isang negosyante sa mga bulaklak? At paano ka natuto? Nanood ka ba ng mga video sa YouTube? Merong ganun eh, diba? Oo. Actually, noong 2019 yun po, nag-start po akong mag-resign na from my corporate job. Tapos parang pinersyo ko na po talaga yung pagpa-flowers. Nung pag nag-start ka naman talaga, hindi mo naman talaga alam lahat. Parang along the way, malalaman mo na lang kung anong flowers yung ito, ganito. Before sa farmers, napupunta ako doon. Tapos nagtatanong ako ng bulaklak yung ano, kung ano to. Kasi hindi ko siya alam eh. Tama. So, doon ako nag-start. Tapos, yun po. Tapos, doon ko na lang nalaman. Tapos, nag-enroll na rin po ako sa mga flower school para formally na makapag-train ako. I mean,
makapag-arrange ako ng magaganda at paano ko rin makukulong yung mga flowers. Iyon. Pag sa client na binigay. Oh, wow. Diba, Wedge? May flower school siya na binabanggit, Wedge. Oo nga. Ganon pala sa mahilig sa Bulaklak. Parang gusto ko rin mag-enroll sa flowers. Hindi ba ano, Ma'am Paula, hindi ba mahirap pagka ang business mo ay sa flowers? Hindi ba parang kasi minsan seasonal yan? Ano mga alternatives na ginagawa ninyo? Oo. Seasonal nga yan. Tama. If ever po, kasi po, syempre pag flowers yung sabi po nila seasonal. Pero kasi ang mga tao naman po is, ano naman po eh, may, laging may birthday, yun, may anniversary. Tama. Hindi naman napipili yung anniversary eh. Yes. So, meron yan every month. Tapos may mga gift sets din po kami. And then Christmas, may mga holiday sets. So parang napapasok pa rin yung mga flowers po doon. So hindi po talaga... Ano eh, it's a matter of paano mo siya i-market doon sa mga tao, kung paano mo ma-reach yung mga client na yun na kung sino yung mga birthday, may ano, anniversary, so, mansary, yan, every month din. So, oy, mansary. Kaya din pa rin nila ng mga Bulaklak. Tama. So, yun. Wow. Ikaw ba, Ma'am Paula? Siyempre, sa negosyo, importante rin. May mga collaborations o kaya may mga, yung pagkaroon suki, regular mo nang pinadadalhan ng Bulaklak, regular silang nagsusubscribe sa inyo, sa inyo kumukuha. May mga ganyan din po ba kayo? Kasi importante rin minsan referrals eh, di ba? Yes, correct. Opo, may mga regular clients naman din po ako. Tapos, usually, siyempre, magsistart po talaga yan sa mga family and friends nyo. Tapos, marirefer ka na sa iba. Tapos, may iba na parang nakikita mo na yung flow nung... I mean, yung parang every occasion, bumibili na sila sa'yo kasi satisfied sila sa product na ginagawa mo. Na parang yung mga sinner surprise mo, parang they feel special. So, yun po. Parang nagko-continue pa rin po sa... Ayun. Nako. Eh Paula, tanong ko lang sa'yo, syempre ikaw batang-bata ka pa. Oo nga eh, very young, entrepreneur. Nga, very young entrepreneur ka na. Eh ikaw ba, halimbawa, yung mga kapatid mo, yung iyong mga kamag-anak, tinuturuan mo rin ba sila, nag-tutorial ka? Minsan merong mga tsikiting lang, kahit tsikiting lang, mahilig na rin sila sa mga ganyan eh. O ganito, ang flower arrangement. Ganito. Tita, mabango yung gumamela. Ganyan eh, di ba? Opo, may mga, actually may mga, ano, yung anak kong panganay, since nakikita niya nag-a-arrange ako, natututo siyang mag-flower arrange. So parang kahit hindi mo to ituro, nakikita nila yung ano, yung pag-aayos, yung ginagaya din nila. Ayun. Tapos yung sa mentoring naman po, recently po kasi, hindi naman kamag-anak, pero mga kakilala at saka kaibigan na nagpa-mentor. So, na-willing naman po akong mag-mentor sa kanila. Ayun. Na, tapos nag-launch sila sa Pampanga in Bulacan ng sarili nilang flower shop. So ako, parang I don't feel the, ano, yung parang iniisip na parang gumagawa ko ng competitor ko. It's more like, gumagawa ka lang din ng ano, ng parang magiging collaboration mo on that area. At saka pag nagtuturo ka kasi sa ibang tao, natututo ka rin. Wow. So, yun po. May tanong pa ako, Ma'am Paula, ha? Uso kasi yung mga nag-upload ng video, nag-reels, nag-tiktok. Kunwari, gupit-gupit lang kunwari ng Bulaklak, pero ina-upload na yung mga videos o kaya nag-FB live. So, ginagawa mo rin ba yung ganyan minsan? Minsan lang po, pero parang most of the time, hindi po ako nag-video kasi po parang yung the work itself, pag nagpa-flower arrange po, medyo matrabaho po talaga siya. Tapos minsan natatawa ako, hindi siya, parang sino yung maayos, yung flowers ko yung maayos. Tapos hindi po. Kasi pag nagtatrabaho ka, passionate ka, parang ikaw hindi mo papansinin yung sarili mo how you work eh. Parang gusto mo yung output talaga maganda. So, yun po yung nangyayari. Kaya most of the time, hindi po talaga ako nag-video. Parang
ako, masaya na lang po ako pag may review from my clients na sobrang saya nila na natatanggap yung flowers. Wow, Wedge! Mga kapitbahay! Thank you so much sa mga nagwa-watch ngayon. 248 million in the hall. Oy, 251. At 51 na. Oh. Oy, salamat po sa mga nagsishare ha sa aming FB Live. Salamat po. Ala Visual Corporation, maraming salamat. Ma'am Lalaine, good morning. Hi, Ma'am Lalaine, good morning po. Si Lay Franzani. Ayo, congratulations. Miss Lay, the pop star. Oh, diba? Pop rock star yan. Naku, ang dami mong fans, Ma'am Paula. Dami mong fans ha, Ma'am Paula. Oh, ito, gusto kong itanong sa'yo, Ma'am Paula. Ang business mo ngayon ay patungkol sa flowers. Uh-oh. Siyempre, meron ka rin bang minsan mga future plans na mag-divert ka rin or kumbaga mag-business ka rin ng iba pa? Halimbawa, restaurant. Palawakin, kaya, ano? Oo, parang siyempre, pag negosyante ka, malawak ang isip mo. Gusto mo, mas marami ka pang negosyo, di ba? At saka yung mga negosyo niyan, tulad ng binanggit mo, restaurant, eh, ang dami rin flowers dyan. Oo. Di ba? Opo. Ayun po, currently, meron po kami coffee shop. So po, doon din po ako nag-a-arrange ng flowers. Naglalagay rin po ako ng flowers doon. Mm-mm. Parang maiba lang po doon sa business ko po ngayon na meron ako. So, yun po. Kasi para pag business owner ka, parang minsan gusto mo rin mag-merge ng different industry. So, yun po. Doon po ako naglalagay ng mga flowers. Appreciate naman ng mga clients. Pag nagpipicture kasi tayo, di ba, minsan sa restaurant. Yes, parang flowers. Aesthetic. Correct. Ako ganun pag nasa restaurants, wedge, mga kapitbahay. Pag nagpa-picture ako, gumahanap ako talaga ako ng bulaklak. Naku, si Ate Pel pa, lahat ng sulok. Picture yes, totoo yan. Kahit nga dito sa hallway natin, may bulaklak doon sa dulo. Abay, aba, merong ano, yung orchid. Ay, talaga naman, binidyoan ka. Tapos nagpa-picture pa ako. Iba kasi ang dating ng flowers. Picture yan eh. Eh, eto muna ha. Paula, syempre, bigyan mo naman ng tips. Yung mga interesado sa flower arrangement. Yes. Sa flower arranging. Yan. Bigyan mo kami ng tips. At siyempre, yung mga gusto rin pumasok sa pagninegosyo, bigyan mo rin sila ng tips. Yun nga po, pag gusto niyo pong pumasok sa flower industry, yun po, dapat alamin niyo po muna na gusto niyo talaga yung ginagawa niyo. Kasi, although maganda yung ano, maganda siya, kasi parang pag sinabi mo, wow, ang dami yung ginagawang flowers, it's really, ano, nakakapagod siya physically and mentally kasi lalo na pag peak season. Sobrang walang tulog. So yun po. So wala mo dapat gusto mo yung yun, tama yung sinabi ni Pao. May coffee shop pala yan si Pao. Tapos may mga flowers din dun. Wow! Ma'am Pao, pwede ba kami pumasyal sa coffee shop mo ni Ate Bel? Meeting-meeting lang with Ma'am Lalaine. Diba? Diba Ma'am Lalaine? Ma'am Lalaine, mag-coffee-coffee tayo sa coffee shop ni Pao. Diba? Ayun. Oh, Ma'am Pao, eto na lang. Diba? Ma'am Pao, eto po, tanong na lang ha. Ngayon, yung iyong negosyo successful na, meron ka pa bang hinihiling na, wish ka pa ba? Meron ka pa bang gustong makamit sa buhay? Eh, napaka-successful mo na at the very young age. Talaga, may coffee shop na, may flower shop. At marami pang awards! Dami pang awards! This coming December 8 po, tatanggap po siya ng award. Yung sinabi niya, di ba? May award siya. Southeast Asian Premier Business Award. Ano congratulations! Ano pong pahihiling mo, Ma'am Pao? Ano po? Sorry? Ano pa yung mahihiling mo? Ano pa yung gusto mong makamit at your young age daw? Sabi ni Wedge kasi, si Wedge kasi nagbabalak niya magkaroon ng flower shop. Ano, ako po parang mag-grow pa po mismo yung business ko. Although okay naman po na mag-grow pa po. Tapos yun po, maraming ma-employ na tao. Kasi yun naman po talaga pag when you're doing business. Gusto mong mag-create ng jobs, makatulong sa economy. Hindi lang yung para sa'yo. Nice. Talaga palang certified entrepreneur ka, Ma'am Paula, kasi meron kang flower shop, may coffee shop. Aba, may salon din pala. May salon! Si Ma'am Paula! Diba? May salon!
lang pa yan, ha? Oh. Pwede pala tayo, eh. Pagkatapos natin mag-copy, tapos punta tayo sa flower shop, and then punta na ng salon, magpa-puts pa, magpa-pedicure, magpa-manicure, ah, di ba? Di ka ba na-stress, Ma'am Paula? Kaliwat kanan yung iyong mga negosyo. Siyempre, kailangan mo rin maging nanay, maging asawa, oh, maging ba? Anak. Time management natin dyan. Please share with us. Mga kapitbahay, ito, pakinggan nyo. Ayun po, most of the time po parang time management lang po talaga. Tama. And yun po, parang support din sa ano, people around you. Mahirap kasi talaga po mag-business kapag ikaw lang lahat ang humahawak. So kailangan mo talaga ng taong may tulong sa'yo. When you're doing everything. So, yun po yun. Sino ba inspirasyon kaya ni Pao? Sino inspirasyon mo, Pao? Bakit napakadami mong mga negosyo at very successful? Siyempre, there's someone there. Hindi, family lang po. Ah, family. Nagpa-blush siya. Oh. Ang cute. Oh, Ma'am Paula, baka may gusto kang batiin. Yes. May gusto kang pasalamatan. Yes. At baka may gusto ka pang ipigay na mensahe. At syempre, shout out mo yung iyong kids. Yes. Nasa yung pagkakataon, Ma'am Pao. Go. Opo. Salamat po. Nagpapasalamat po ako sa Labiswal Corporation. And then, dun sa gaganapin pong awards na matatanggap po namin sa Southeast Asian Premier Business and Achiever Award this step the December 8 sa Winston Hotel po. Uh-uh. So dun sa Winston Manila Hotel. So yun po. I think doon din po kayo. So yun po, magsama-sama po tayo na makita yung mga different entrepreneur na na-awardan po. So yun po. Yan, oh, deserving talaga si Miss Paula Pescador. Oo, napaka-deserving. At higit sa lahat, kahit successful, humble. Napaka-humble. Kaya palakpakan naman tayo palakpakan dyan. Palakpakan natin si Ma'am Paula Pescador. Dyan, oh, palakpakan naman natin. Palakpakan daw, Kuya Jonas. Yan, oh. Oo, kasi tatanggap na siya ng award. Tapos napaka-humble niya. Tapos ang dami pa niyang business. Wow. Oy, Ma'am Paula, pasal kami sa iyong coffee shop, ha? Magpa-copy kami dyan, mga taga-Radyo Avila. Ika-copy by story namin. Isasama ko si Mamaling. Agad. Ako naman, yung mga kasama ko dito, si Mona, si Charo, si Hi-C, si Abay Julie Fernando, kasi may copy by story sa ating segmento. Oh. Pwede nating copy by story, di ba? Yung coffee, yung flower shop, yung salon, o, di ba? Kasama ko si Mamaling din. Yes, o. Oh, coffee tayo with Ma'am Laleen. Oh, at saka mga taga-Radyo Aguila. Nako, yes. Ma'am Paula, maraming salamat sa oras mo ngayong umaga. Maraming salamat. At na-inspire ang ating mga kapitbahay nanay. Yes. Mm-hmm. Oh, diba? So inspiring talaga. Biruin mo, napakabata, pero yan na yung kanyang natamo, diba? Correct. Nako. Wow, thank you so much, ha. God bless. Well-deserved ka. Deserving ka talaga. Bye! Maraming salamat. Yan po ang ating entrepreneur guest, si Ma'am Paula Pescador. Huwag kang ano-ano ha, kasi pulis ang ano niya, mister niya. Baka huliin ka. Nako, ito ha, ang ating entrepreneur, hindi lang siya flower shop owner, kundi coffee shop owner. At siyempre, may salon pa. May salon pa, sang ka pa, di ba? Nako, okay. Kaya yung mga nanay na nakikinig sa atin, mga kapitbahay, lalo kayong ma-inspire sa kwento. Yeah.